ng sinasabi ko sa'yo. Makakahanap at makakahanap ka ng lalaking katapat mo. Kung dati, wala lang sa'yo na magpalit ng lalaking mahal ka, ngayon, nag-iba yung sitwasyon. Alam mo, sa totoo lang, hindi na ako nag-i-enjoy sa'yo. Bukod sa maliit na ngayong ano mo, wala ka pang kalatuloy-tuloy sa kama. Paano na ako mag-i-enjoy sa'yo niyan? Babe naman, akala ko ba napag-usapan na natin to? At tanggap mo ko. Tsaka, wala naman akong magagawa kundi akong pinagpala, di ba? Yun lang ba importante sa'yo? Aba, syempre. Yun yung kailangan ko eh. May magagawa ka ba? Siguro, maghiwalay na lang tayo. At maghanap ka ng babae na tanggap kung gaano kalit yung ano mo. Tingnan lang natin kung magtatagal siya sa'yo. Mahal kita, babe. Ginagawa ko naman ang lahat para mapasaya ka at para maramdaman mo na mahal kita, di ba? Huwag mo naman gawin sa akin to. Sa'yo na yung sinasabi mong love-love na yan. Hindi ko kailangan yan. Hindi talaga ako nagkamali ng pagsama sa'yo. Bukod sa napakagaling mo sa bahay, sobrang satisfied din ako sa ano mo. Ikaw yung pinakamatagal ko nang hinahanap. So ngayon, niniwala ka na? Alam mo bang maraming babae nagkandara pa sa kargata ko dahil sa laki nito? At syempre, may bago na nagmamayari nito. Ikaw? Oo naman, no? Tsaka hindi naman ako basta-basta papayag pag alam kong yan lang yung habol mo sa akin. Saka sinabi mong gusto mo ako, di ba? Eh, gusto din kita. Kaya bakit pa ako magpapakipot? Yan ang gusto ko sa'yo eh. Palaban. Hindi tulad ng ibang babae. Sobrang arte. Pwes, ibahin mo ako sa kanila. Kasi ako, what you see is what you get. Talaga? Yan ang gusto ko sa'yo eh. Pwede bang paisa pa? Sure. Ikaw pa ba, babe? Anong nangyari sa'yo? Mukha kang problemado. Simula kaninang dumating ka, ganyan na yung itsura mo. May problema ba? Naalala mo yung sinasabi ko sa'yo dati na may bago akong boyfriend? Oo, si Bren. Bakit mo napanggit? Don't tell me. Nag-away ko yung dalawa. Ganito kasi yung... Bago lang kami, di ba? Tapos, bigla na lang niya ako ginaus. Lahat ng contact ko, nakabalak ako. Ganun ba? At least habang maaga, nalaman mo na ganun pala siya. O bakit parang itsura mo, pinagsaklubang ka ng langit at lupa? Hindi ka naman ganyan sa lalaki before, ah. Yan ang problema, eh. Karma ko na ata si Angelo. Kasi, sa maikling panahon, nahulog na ako kay Brett ng todo. Ayan ang sinasabi ko sa'yo. Makakahanap at makakahanap ka ng lalaking katapat mo. Kung dati, wala lang sa'yo na magpalit ng lalaking mahal ka, ngayon, nag-iba yung sitwasyon. Ngayon, alam mo na yung pakiramdam. Sinayang ko si Angelo. Naghanap ako ng mga bagay na wala sa kanya. Without realizing na siya pala yung halaging tunay na nagmamahal sa akin. Na kahit hindi ko siya pinapansin noon, pero lagi siyang andyan for me. Tama. Alam mo, naalala ko dati, palagi siyang nakikiusap na balikan mo siya.
Golda, baka pwede mo naman kausapin si Chris. Napalikan na niya ako. Mahal na mahal ko talaga siya. Ginagawa ko naman ang lahat para mapasaya siya. Pero may mga bagay talaga siyang hinahanap na wala sa akin. Alam mo, Angelo, kilala ko si Chris. Once ayaw niya na sa lalaki, hindi niya na binabalikan. Sorry to say this, pero you need to find another woman na deserve yung pagmamahal mo. Pero ikaw na rin naman yung nagtataboy dun sa tao. Kaya deserve din ng tao na makahanap ng babaeng magmamahal sa kanya. At alam mo ba, huling balita ko kay Angelo? Ano? Tell me. Ayun, engaged na siya sa bagong girlfriend niya. At nakikita ko naman na mahal nila yung isa't isa. Ganun talaga. Kasi kapag totoo yung pagmamahal, dapat lang mapunta rin sa taong totoong magmamahal sa'yo. At ikaw, Chris, pilitin mo nang huwag maglaro ng damdamin ng iba. And be contented. Nagkamali ako noon. At aminado naman ako. But this time, I'll try to do your advice. Tama yan. Kasi nagkamali man tayo, lahat tayo may karapatang magbago at magsisi.